Hello, hello mga ka-nurse. Ito po si Ate Nurse, ang inyong lingkod, isang clinical instructor at isang registered nurse sa Pilipinas na kasalukuyan ay nandito sa Riyadh, Saudi Arabia bilang isang OFW. Ang aking pong channel ay tungkol sa pangkalusugan, mga health tips, health teachings, at pag-uusap o reaction video tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa ating kalusugan. Please don't forget to subscribe kung bago ka pa lang, like the video, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga videos. So mga ka-nurse, kamusta na kayo? Kamusta ang health? Kamusta ang kalusugan? Sana wala kayong sakit. Sana maayos ang inyong sitwasyon ngayon. Sabi nga natin, health is wealth. Mga ka-nurse, handa na ba kayo sa isang mabahong usapan ngayon? Dahil itong video na ito ay patungkol sa utot o fart. Ate Nurse, ano ba ang utot? Ang utot ay mabaho sanhi ng mga bakterya sa colon natin. Ang mga bakteryang ito ay naglalabas ng isang uri ng mabahong gas na kung tawagin ay hydrogen sulfide, H2S, na siya namang nilalabas natin sa pamamagitan ng pag-utot. Maaring mas pamilyar kayo sa mga termino tulad ng masamang hangin at naligaw na dighay. Sa ngayon, di na mahalaga ang mga bansag dito dahil kung meron mang isang bagay na alam ng lahat ng tao patungkol sa utot, ito ay ang mabahong amoy nito. Ate Nurse, ano ang dahilan ng pag-utot? Tayo ay umuutot dahil sa mga hangin na naipon nang tayo ay ngumunguya o umiinom. Ang iba naman ay maaaring sa chemical reactions na nabuo sa ating tiyan. Nangyayari ang pag-utot kapag nirelax ng isang tao ang intestinal muscle nito at nagkataong may naipong hangin sa large intestine nito, kaya't sa katunayan. Mas madalas pa tayong nauutot kapag tayo ay tulog o bagong gising. Isang doktor na nagngangalang Dr. Michael Levitt, o mas kilala sa tawag na Dr. Fart, ang nagdesisyong intindihin ang mas malalim pang kaalaman sa utot. Ayon kay Dr. Levitt, umuutot ang tao 10-20 beses sa isang araw. Kadalasan ay 30, 40, o 50 beses pa. Ang pag-utot ng 50 beses ay posible dahil umaabot ng 476-1,470 mililitro ang natural gases na kailangan nating mailabas. Ang tamang dalas ng pag-utot ay indication ng maayos na sistema ng panunaw natin. Ate Nurse, ano ang kabutihang maidudulot ng pag-utot? Isa, nagsasabi sa iyo kung balanse ang iyong diet. Binibigyan tayo ng clue ng ating utot kung ano ang mga pagkain na dapat nating pagtuunan ng pansin. Dalawa, nagpapakita ito ng malusog at masayang mga bakterya sa ating tiyan. Ito ang medyo di kaaya-ayang katotohanan, ang mga mas slim at mas malusog na tao ay mas madalas umutot. Tatlo, nakakabawas ng paglobo ng tiyan kung busog. Kung busog ka at lumulobo ang tiyan mo, ang masamang hangin na ito ang may sala. Ang iba naman ay gawa ng water retention, o ang pagsama ng cells sa mga sobrang tubig. Apat, isa itong mainam na maagang warning system. Hinding-hindi mo matatakasan ang utot. Ito lang naman ay nagbibigay sa atin ng signs kung may komplikasyon tayo, allergy o intolerance, upang magpatingin na sa doktor. Lima, nagpapabuti ng kalusugan ng kolon. Mahalagang pakawalan ang utot at huwag pigilin. Dahil ang sobrang pagkapigil mula sa nakatakdang oras nito ay nakakasama sa iyong kalusugan. Ang pagpigil sa utot ay sadyang nakakapagdulot ng medical issues sa iyong kolon, ayon sa Women's Health Mag. Anim, ang amoy ng utot ay nakakabuti sa iyo. Tama ang nabasa mo. Ang pagsinghot ng utot ay maaring malusog para sa iyo. Weird mang pakinggan. Sinabi na ito sa mga pag-aaral, naglalabas tayo ng kakaunting hydrogen sulfide na maaaring protektahan tayo sa mga sakit. Kaya ano na, singhutin mo, baby. Pito, binabawasan ang pananakit ng tiyan. Wala nang mas giginhawa pa, sa utot na naipakawala.
Maaring nakakahiya nga na nahuli kang nagpakawala ng utot bomb at nahuli ka. Pero aminin mo, masarap ang pakiramdam. Ate Nurse, ano ang mga dapat at hindi ko dapat gawin para mabawasan ang labis o mabahong utot? Mga dapat gawin, kumain ng pakonti-konti, uminom o ngumunguya ng dahan-dahan, regular na ehersisyo upang mapagbuti kung paano natutunaw ng iyong katawan ang pagkain, uminom ng peppermint tea. Mga hindi dapat gawin, huwag mag-chewing gum o manigarilyo upang maiwasan ang paglunok ng hangin, huwag magsuot ng maluwag na pustiso. Huwag kumain ng masyadong maraming mga pagkain na mahirap digest at nakakapagpautot, ang diet na may kasamang lean protein, mga gulay, prutas, at grains itinuturing na balanseng at malusog. Ngunit gagawa ito ng gas at nakakapagpautot. Pagkain at inumin na nakakapagpautot. Narito ang mga pagkain at inumin na nakakapagpautot. Repolyo, broccoli, cauliflower, Brussels sprouts, pulses, tulad ng beans o lentils. Pinatuyong prutas, tulad ng mga passes o apricot. Mga sibuyas, pagkain o inumin na naglalaman ng pangpatamis na sorbitol. Mabul ang inumin at beer. Ate Nurse, ano ang mga posibleng kondisyon sa kalusugan na nauugnay sa pag-utot? Constipation, irritable bowel syndrome, IBS, celiac disease, lactose intolerance. Ang labis o mabahong utot ay maaari ding maging isang epekto ng ilang mga gamot, kabilang ang non-steroidal anti-inflammatory drugs, tulad ng ibuprofen, ilang mga laxatives, mga gamot na antifungal, at statins. Sana ay nakatulong sa inyo at nakapagbigay ng kaalaman ang video na ito. Kung meron pa kayong ibang impormasyon na nais idagdag ay maaari kayong mag-iwan ng comment sa baba. Panatilihin po nating maganda ang ating kalusugan, maging malayo sa sakit, at mag-practice ng healthy lifestyle para naman maging maayos ang ating health. So yun lang po mga ka-nurse. Sa hanggang sa susunod na ating pangpaksang pag-uusapan, sana po ay makikita-kita ulit tayo sa aking mga susunod na video. So yun lang po. Bye mga ka-nurse! See you sa next video! Shoutout muna tayo sa aking mga active members. Kung gusto nyong ma-shoutout sa aking mga susunod na video, please comment down below. Hashtag shoutout Ateners. Shoutout nga pala sa nagbigay ng idea ng content na ito, Usapang Utot Pamor. Marie Mindanao Vlogs. Inday Changge. MTB Pamor.